Kailan po inedit? Okay, yung ating talakayan sa tinatawag na Team 3. Okay? Diyan po tayo sa Team 3. And let's say, ikaw po ito. Okay? Hatiin natin sa gitna. Kasi doon po sa tinatawag natin na Team 3, mayroon po kayo diyang tatawaging Team A at Team B. Ano po ang pagkakaiba nung dalawa? Again, ha, sa mga binaryan, tanggalin muna po sa isipan ang binary structure. Hindi pa po tayo doon. Iba po ito. Ito po ay tatalakay sa direct at indirect. Sa Team A mo po, ibig sabihin kung meron kang lima. Okay? Basta yung unang lima, 1, 2, 3, 4, 5. Yung unang lima na papasok po sa'yo, okay, na gamit ang link mo, nag-activate ng account, nag-mina, okay? Meron ka pong makukuhang 5% from each of them, okay? Kapag po yan ay nakompleto na, yan pong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, okay? At may pumasok sa iyo na pang-anim, automatic po yan, iyan po ay ang tatawagin mong Team B. So, meron ka pumasok na 6, okay, 7, and then yung 8. Ito po, ang Team B po ay infinity. Okay, up to infinity yan. So, pag pumasok siya, 6, 7, 8, anong pagkakaiba? Bakit may A and B? Kasi po dito sa Team B, meron ka pong makukuha, 10% na po siya. Maliwanag po. Nakuha po natin yung direct bonus. Sa unang lima, okay, makukonsider ito as your Team A. At pag sila ay nasa Team A, 5% po ang makukuha mo. For example, ito po ay naka-plan 300. Ito naka-plan 600. Ito 300. Okay? So, makukuha mo po dito ay $15. Ito $30. No? $15. Maliwanag po. Yan po yung direct. Pag dito naman halimbawa 300 siya, ito 600. Since ito po ay 10%, ang makukuha mo dyan $30, $60. Yan po ang pagkakaiba ng dalawa. Okay? Kaya po may tinatawag na Team A at Team B. Team A first 5%. 6 onward up to infinity will be considered as Team B with 10% reward as your direct bonus. So, clear po tayo dyan sa direct. Okay? Yan po ang tinatawag natin na direct bonus. Okay. So, kumbaga kung halimbawa man na naguguluhan kayo dyan, okay? Pwede naman pong ganito. Sisulat po kayo sa papel, halimbawa, meron kayong unang lima. Dawa, lagay mo to A, B. Kung mas gamay nyo yung ganyan, bawa, pumasok isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yan yung Team A mo. Pag may pumasok dito, 6, 7, okay, 8, 9, 10, hanggang infinity yan. Yan yung Team B mo. So, dito, sa Team A, 5% ka. Dito, 10% ka. Minsan po kasi mas madali nilang nagigets pagka ganyan. Ayan, gumalaw na naman. Pagpasensyahan nyo po kung gumagalaw po yung ating ano, no, yung ating camera. And, hindi po tayo nakaset up as vlogger kaya ganyan. Talaga lang pong madaldal ang inyong lingkod at talagang gusto kong ma-share, no? At gusto kong matutunan ng iba kung ano ba yung kagandahan na nakikita ko, no? At yung potential na nakikita ko kay Mining City para ito ay makatulong po sa atin, no? Sa bawat isa. So, yan po, kadalasan po ganyan. Mas naiintindihan po nila yan pagka ganyan. So, I hope na maliwanag po yung direct bonus. Okay? Ngayon, team 3 pa din tayo. Okay? And this is you. We're going to talk about indirect bonus. Still, A and B pa rin yan. Okay? So, diba, meron kang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. And dito, 5% ka. Dito, 10% ka. Okay? As yung sa sinabi ko kanina. Okay? Diba? Doon sa direct. Ngayon, indirect tayo.
So, kung ito ang direct mo, okay, yan po yung mga direct mo, ibig sabihin, ikaw yung, or yung link mo yung ginamit dyan, rekta sa'yo, okay, sila po yan. Halimbawa, si number 1, okay, kumuha po ng tao, dito nyo po makikita kung anong pinagkaiba ng A at B. Bukod po doon sa 5% and 10%, okay? So, halimbawa po, si 1 ay direct mo. So, syempre, si 1, gagawa na rin niya ng kanyang A saka ng kanyang B. Tama po ba? Diba, kapag ikaw ay merong A, may 5% ka direct. Ito po, pagkaya naghanap at gumawa na ng kanyang 3, wala po tayong makukuha sa indirect. Clear ko lang ha, indirect. While dito po sa B, okay, pumasok si number 6, okay, number 6, gumawa siya ng kanyang structure na A at B, okay, 1, 2, 3, 4, 5 yan, diba? Unang lima. So, lahat po ng lima na to, meron kang 5% na makukuha. Yun po yung indirect. Eh, paano pag si 7 bumuo na rin ng kanya? Ano ko lang, ibaba ko lang ng konti, ha? Ito yung A niya, ito yung B. 1, 2, 3, 4, 5. 5% ka na naman dun. Eh, paano itong pag si 8 bumuo na naman ng kanyang team A at saka B? Diba? 1, 2, 3, 4, 5. Diba? 5% ka uli dun. Kasi gagawin po nila, yung ginawa mo, magbubukas sila ng kanilang team 3. So, yung the first 5 po, no? Na under nila na A, may 5% ka. So, ang magiging formula po dyan, B, A, 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 A. Okay? So, parang B, A, 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 ito naman B. Kasi pang, halimbawa, ito B6, ito B7, no? Para lang madali nyong makuha. Ganyan yan. Hanggang dumami to ng dumami. Okay? Hanggang dumami to ng dumami. Infinity yan eh. So, doon po yung pinagkaiba nila. Dahil lahat ng papasok ng 6, 7, 8 hanggang infinity, lahat ng A nila, lahat ng A, yan A nila, lima-lima lang naman po yan, okay? Pero yung lima-lima na yon, kung ilan nyo, no? After infinity eh, 5% ka ng 5% doon. Nakuha nyo na po kung ano po yung pinagkaiba. While dito, okay, while dito, sa team A, pag ito pumasok, may 5% ka sa direct mo, pero once na naglagay po sila ng mga tao na nila dyan, wala ka pong makukuha. Yan po yung pinagkaiba nung dalawa. Okay? So, kaya po ang ginagawa at sinasuggest po ng kahit nung nasa taas, no, ito po ay hindi ko nagawa dahil masyado ako naging excited, no? Pero I want you to see and I want you to know kung ano po yung pwede nyong gawin. Team A, Team B. Diba, 1, 2, 3, 4, 5. Kasi sinasabi natin na yung unang lima, okay, yun yung magiging team A mo. Kung kaya po, kunin po ninyo to, yung 1, 2, 3, and 4 na slot. Kasi, bakit? Dapat yung own account mo. Kasi diba, 5% lang naman ang makuha mo dyan eh. Na, itong number 5 na to, ito yung magiging star. Okay? Yung magiging star mo dyan. Yung magiging top leader mo. Kasi, bakit po kailangan na merong isa dyan na leader, yun naman po ay isa sa requirement para po ma-promote ka or magkaroon ka ng higher rank. Okay? Kung nakakikita nyo po yung ano, yung citizen, resident muna yung una, then citizen, builder, developer, city manager, chief manager, and so on. So, yun po siya. So, kailangan may requirements niya na kailangan meron kang isang active dito under your team A, okay, na nagra-ranking din. Okay? Kasi ba't ko nasabing kunin mo itong unang apat? Kasi po 5% lang. While kung mga tao mo lalagay mo dito, 10% ng 10% yan, di ba?
Eh kasi dito sa direct 5%. Pero dito sa indirect mo, yung sa A nila, 'di ba? Wala ka namang makukuha eh. Sayang lang. Eh kung dito mo sila ilalagay, yung tao mo na 'yan, 10% ka na instead ng 5, 10% makukuha mo. Pag naglagay pa 'yan ng mga tao, lahat ng A nila diyan, tigli 5 'yan, 'di ba? Eh sabi mo ng 300. 'Di ba? 5% na may $15 ka. Madami magkano yung $75? Tama ba yung computation ko? Bawat isa. 'Di ba? 15 times 5, $75. Sa indirect mo 'yon. 'Yun po yung tinatawag na team 3, okay, na sumasaklaw sa direct at indirect. Okay. Ngayon, eto po tayo. Eto po yung tinatawag na citizen 3. Okay? Or binary 3. Para po sa karamihan, binary 3. Pero po doon sa ating dashboard, iyan po ay papasok sa tinatawag na citizen 3. Okay? So, for example, this is you. Okay? Atiin po natin sa gitna. Ito po yung mga nanood na na-binary yan. Ito na po yun. Ito na po yung talagang alam natin na binary. So, pag may nakikita kayong ganyan, yan na yun, binary. So, alam naman po natin sa binary, kailangan meron ka dito, meron kang left and right. Tapos, si left and right mo, magkakaroon yun ng tigdalawa. Diba? Tapos, ito, yan, dadami, lalago. The usual binary. Okay? So, dyan po yun, papasok yung binary. So, diba kanina sa example ko doon sa team 3, meron tayong unang 5 sa team A, tapos yung sa team B, 6, 7, 8, up to infinity. Ang kagandahan lamang po dito, no? Okay? Pwede mo siyang kamadahin. Kasi nga po, iba yung team 3, iba yung binary 3. So, pwede mong kamadahin yung tao. Paano sinasabi mo na kakamadahin? Ibig ko pong sabihin, halimbawa, pumasok si Ana, pumasok si Pe, pumasok si Lucas, di ba? Ito, 1, 2, 3. Nauna yan sila eh. Si Joy, ang pang-apat na pumasok. Tapos si Ria, yung pang-limang pumasok. Okay? Sa team 3 yan, di ba? Yan yung team A mo eh, at nare-recall nyo po yung unang 5. Ngayon dito, pagka naglatag kasi yung tinatawag na citizen 3, okay, yung binary 3 mo, pwede mong unahin dito, ilagay si Ria. Pwede ilagay mo dito, si Lucas. Okay? Pwede ilagay mo dito, sino ba yung mas nauna? Si Joy. Oh. Tapos sa ilalim ni Joy, dun mo lagay si Ana. Maikakamada mo po siya. Pwede po kayo ang mag-place sa tao. Hindi po siya matik na nalalagay at binabasa ng system sa binary tree. We're doing it manually. So, yung mga na dyan po na-activated na yung account, still, pag pinuntahan nyo yung citizen tree po ninyo, may naka-red note, no? Yung note doon na nakapula na parang hindi ka pa nilalagay o wala ka pa sa binary tree. Ibig yung po ibig sabihin, hindi ka pa pinupwesto ng sponsor mo. Okay? Siguro marahil hindi pa siya tapos magpwesto ng tao. So, maliwanag po yan sa binary positioning, ha? So, yung lahat ng tao mo sa A and B, magsasanib yun, maglalagom yun. And then, sa binary tree, ikaw po bahala kung saan mo sila ipapwesto. Okay, clear po, ha? Okay. So, this is you. Ito naman po tayo sa kitaan. So, ganyan. Drawing muna tayo ulit. Okay. Dito po kay Mining City, sa binary 3 or yung citizen 3, wala po tayong pairing. Okay? Hindi po siya isa sa left, isa sa right, bangga. Hindi po. Ang tinatawag po natin dito ay cycle. Okay? Wherein, you should have 5 points sa left. Okay?
at 5 points sa right. Okay? Kuha po. 5 points sa left, 5 points sa right. So, hindi po, para sa akin ha, hindi ko po to in-apply. Ito. Tinanggal ko yan. Dun sa binuo kong, hindi ko muna siya nilagyan. Diyan ako nagsimula. Ito. Dito po ako nagsimula. Okay. So, yan po yung pinakamaganda. Why? Kasi, di ba, hindi naman nga tayo one left, one right pairing. Wala tayong pairing cycle. So, 5 points, 5 points. So, paano mo siya mamamaximize? Diba? Halimbawa, itong si number 1, kumuha ng 300. Ito, 600. And then, ito, kumuha ng 1, 2. Tapos, meron pa siya dito, si number 4, kumuha siya ng 12,600. Okay? So, may points by points po tayo. Ang plan 300.5. Ang 600, 1 point. Ang 1, 2, 2 points. Ito po, 21 points. Okay? Nasundan po. So, for example, ito niya, man, kumuha ito ng 12,600 agad. So, 21 points yan. Ito, 300 lang. Tapos, ito, 300. So, ito, 0.5. Ito din, 0.5. So, anahin natin. Para, i-ganto natin para mas maliwanag. Okay? So, ang ginawa ko po kasi, di ba, 5 points. 5 points. Okay? Kasi ganyan muna po yung... Ito po yung magandang gawin. Okay? Ito, 300. Ito, 300. Ito, 600. Ito, 12,600 yung kinuhang plan. Tapos, ito... 600, 600, and then 12,600. Okay? So, ang points po niyan, ang point system niyan, meron ka ditong 0.5, 0.5, 1, 21. Ito, 1, 1 point, then 21 points. Okay? So, ilang points po meron ka dito? 21, 22, 23 points. Dito po, ilan? 21, 22, 23. Ba? Jordan. 23, 23. So, ilang pong, ilang 5 points po meron dyan? Di ba, merong 4. Di ba? 5 points, 5 points, 5 points. Okay, 5 points. Ang sinabi po ng system, no? Pinapakita ng system, once you have 5 points sa left, 5 points sa right, magsa-cycle po yan. So, ilang cycle ka? 4. Kada cycle po, 200. Okay? 200. Okay, dollars po ha? $200. Okay? Ang cycle natin. So, meron ka dyang ilan? 2, 4, 6, 8. Wow! Yayamanin. Sorry. $800. Okay? So, yan po, no? Napakaganda. Ang matitira na lang po dito sa'yo, wala na po yan dahil 23 points, 3 points na lang. Ngayon, mag-aabang ka na naman na may pumasok dito at dito, okay? Para makabuo ka ng another 5 points, 5 points, para cycle ka na naman, para meron ka na naman $200. Ngayon, ang sabi ko, that's 2, 4, 6, 8, $800 kasi naka-apat na cycle ka dahil may 20 points, 20 points. Okay, makukuha mo po yan. Okay, after 24 hours. Ang tanong. Okay, burahin natin. So, pakita po natin, no? Gaya po na sabi ko, diba, $800 yun. So, papasok po yan after 24 hours.
Okay, ito lang po yung gusto kong i-clear. Pag po ikaw ay resident, di ba, resident, citizen, builder, developer, okay, per day po kasi meron tayong tinatawag na sanakasanayan po natin na tawag ito flash out, okay, doon the common para po mas maintindihan ng lahat. Pag po kasi resident ka, you're just entitled to have one cycle per day. Pag citizen ka, 5, yung builder. Pag citizen ka, 4, pag builder, 5. Yung developer, I'm not so sure eh. Parang 7 yata. But I'm not ano pa dyan kasi dito pa lang tayo. So, ayokong tingnan yung kasunod. Dito muna tayo kasi happy tayo na builder tayo, you know? And I'm proud to say na nahit ko yan in 5 days. Okay. So, ayun po. So, paano mangyayari? $800 to eh. Isang cycle ka lang. Ang papasok lang po sa'yo is $200. Yung pong $600 dahil ikaw ay resident lamang flash out. Yun po yung kagandahan kaya namin pinapakita yung video na maging citizen ka o yung standard package kasi you are entitled to have 4 cycle. Eh kung standard package ka yung plan 600, eh sagap mo lahat to, kuha mo lahat yung $800. Kung resident ka lang, $200, yung $600, flash out. Okay? So, maliwanag po yan, ha? So, naipakita po natin yung tinatawag na binary bonus. No? Kapag po naka 5 points ka sa left, 5 points sa right, and then, meron kang cycle, okay? Kada cycle po na 5 points, $200, that's 10,000 pesos, okay? At naipaliwanag ko na rin po kung ano dapat ang ranking ninyo para wala pong ma-flash out, okay? Kasi po sa binary bonus, merong flash out. Kasi nga po, meron tayong ranking na we're just allowed for a particular number of cycle, okay, sa isang araw. So, punta po tayo sa indirect, okay, binary bonus. So, for example, to make it short at huwag na po natin pahabain, halimbawa po, ito po, no, naka-receive siya ng $200 kasi naka 5 points na siya dito sa left niya, tapos naka 5 points siya dito sa right niya. So, may $200 siya, diba? Once po siya ay naka-cycle, may $200 siya, matik po, meron ka dyang $10. So, kung ito halimbawa po dyan, may 5 points siya dito, tapos nag 5 points din siya, nag-cycle, meron ka pong $10. So, in short, every time na merong magsa-cycle sa tao ninyo down below, meron pong papanik sa inyo na $10. Ganun lamang po kasimple yung pagpapaliwanag doon sa ating indirect binary bonus. But wait, there's more. Okay? Kung doon po sa ating direct or sa ating binary bonus, kapag ikaw ay resident, you are just allowed or entitled para sa isang cycle sa isang araw. Dito naman po sa indirect binary, pag po ikaw ay resident lamang, okay, hindi po sa minamaliit natin yung plan na yan. But what I'm just trying to say here, if you're a resident holder, okay, marami pong rewards na makakawala or na mawawala sa'yo. Na dapat, ayun eh, nasa kamay mo na, pero mawawala pa siya. Gaya nga po nung isa na yon na mapa-flash out doon sa ating binary bonus. Sa indirect naman po, hindi naman po siya lilipad at mapa-flash out. Yun nga lang po, kapag ikaw ay resident holder, okay, ang indirect bonus mo po ay maho-hold. Okay? Naka-hold po yan. Okay? So, dapat po, naka-plan 600 ka po, okay, para magkaroon ka ng indirect bonus.
Okay? Pag ang ano mo, pag ang mga tao mo, no, for example, ito nag 200 cycle din, 200 cycle. So meron ka dito $10. Meron ka dito ng 10. Dito may $10 ka din, no? Sabihin nating $10, dito $10. Ang dami ng $10. Resident ka pa rin. Huwag ka pong mag-alala. Kasi po, mga naka-hold lamang po yung mga $10 na yan. Okay? Naka-hold lang po yung mga $10 na yan. Once po ikaw, ayan, gumalaw na naman, pasensya na po. Once ikaw ay nag-upgrade na into citizen rank, papanik po yan lahat sa'yo. Okay? Yung $10 na yan. Kumbaga, makakakawala na sila at pupunta sila sa'yo. Sa'yong piling. Yeah. So, maliwanag po. So, yun po yung pagkakaiba ng Team 3. Okay, na sumasaklaw sa direct at indirect. At yung pong tinatawag natin na binary 3 or yung citizen 3 na sumasaklaw naman, okay, doon sa tinatawag natin na binary bonus saka indirect binary bonus. Okay, wag lamang pong kalimutan yung mga piniliwanag ko about ranking. Okay? So, yun lamang po. At sana po ay nakatulong po itong video presentation na ito sa pagkaklaro. Okay? At naliwanagan po kayo kung ano nga po ba ang pagkakaiba ng Team 3. Okay? Sa tinatawag na Binary 3. Again, this is Baby Love. Have a wonderful evening. And tuloy lamang po ang laban kay Mining City. Ciao, ciao!